Hindi, ano, thank you kasi yun nga, lagi kang nandyan pa din and kahit hiwalay tayo, hindi ko naramdaman na single mom talaga ako kasi yun yung mahirap dun pag naghiwalay usually, parang nahihirapan pumunta yung lalaki sa bahay para kunin yung bata. Siya naman hindi, pag kailangan ko siya na mag-aalaga. Alam mo, kahit ang dami nangyari dun sa mga nakaraan natin, pinili mo pa rin talaga na maging mas maayos tayo para kay Seti. Ako, masasabi ko, oo, gusto ko yun. Sa sarili mo, oo. Eh, talagang ikaw talaga ang may problema. Gusto niya rin yan, pakipot lang yun. Hindi, lagi ko naman sinasabi sa kanya, may tamang timing naman doon. Pagka kunwari, sobrang goods na namin. Na ligawan ko na lang kaya ulit to, no? Oh, pwede naman, bakit hindi? Pwede ba diba? Itong ligawan na lang ulit? Oy! Yan tayo! Sige! Diba? Oh, dito lang, diba dito tayo. At dito tayo sa interview. Hello, what's up, mga master? Dahil Friday na, talk show na naman to ni Don Wamos at alam nyo naman siguro tuwing Friday, tayo lang naman ang pinanonood, walang iba, dito sa ating YouTube channel, no? So, syempre, kung di ka pa nakapag-subscribe, guys, subscribe ka naman para naman lagi kang updated sa mga posting natin dito tuwing Friday, di ba? Sa talk show ni Don Wamos. At syempre, walang iba, meron tayong special guest, alam nyo na to, siguradong kilalang kilala nyo to, influencer, vlogger, at ewan ko kung anong nangyari sa kanila, kung bakit ganito. Pero ngayon natin malalaman kung ano talaga ang nangyari sa dalawang ito. Palakpakan natin, walang iba. Siyempre, Jomar Lubena at Babylin! Yan! Kasi binabati kita ako din kasi ang gandang pagka-setup mo sa maganda yung ginawa mo ngayon sa YouTube mo. Oh, siyempre. Ikaw, may masasabi ko. Ikaw, ano masasabi? Wala. Talaga mahihiyain talaga to eh, no? Oo, mahihiyain. Oo, pero walang hiya kapag ka sa ano, no? Pag nakakainom, walang hiya. Oo, walang hiya. Pag nakakainom, ayan, lagi sila magkasama ni Antoinette. Oo, diba? Si Antoinette. Lagi sila magkasama, walwalan, gantuan. So, kamusta naman kayo? Ah, ako, goods. Okay naman. Okay naman. Ikaw? Okay din. Nakikigaya na sagot. Hindi, siyempre, kailangan sabihin natin dito, hindi kami okay. Oo, di ba? Oo, di ba? Pero yung totoo, okay. Deep inside, hindi naman talaga kayo okay. Hindi, okay naman. Okay naman. Pwede, goods talaga. Naman, kapatid. Goods ba? Paano kayo naging goods? Goods. We're friends. Sabi mo kasi, tanong mo, okay ba kami? Ako, okay ako. Ewan ko sa kanya. Ako, okay. Ikaw, okay naman. Okay naman. Di ba? We're doing well, man. Ito, meron lang akong tanong. Paano nagsimula yung karir nyo? Ikaw muna. Paano ka nagsimula, paano yung karir mo? Career? Oo, karir mo. Yung kumbaga parang, paano ka nagsimula sa pagiging influencer mo? Influencer? Doon muna tayo sa ano, sa bago ka nag-influencer para mas maganda. Ano ba trabaho mo dati? Dati? Malupit trabaho ko dati. Alam mo yung sa, ano, sa mga patay? Hindi sa patay, ah. Hindi sa patay. Alam mo yung mga brochure dati na parang planning siya ng buhay. Uh-oh. So kami dati, namimigay kami ng brochure. Kumbaga ikaw, syempre, dun sa, kumbaga sa paglilibingan mo, alam mo yung bibili ka ng lupa. Uh-oh. Para nakaset na yung buhay mo. Alam mo yung ganun? Planning yun, di ba? Yun yung una kong trabaho. Hirap nun, tol. Alam mo nangyari dun? Kasi namimigay kami ng flyers, eh. Kumbaga, yung ibang tao na hindi nakakaalam ng ganun or hindi pa marunong magplano sa buhay. Kasi dapat talaga meron tayong ganun, meron tayong lupa dito, nakabili ka na ng lupa dito, syempre, para dun sa maiiwanan mo, wala na sakit sa ulo. Eh, yun yung unang trabaho, naalala ko yun, no. Mamimigay ako ng ganun, no, tapos babato sa akin yun, kasi, ano nga, pinapatay mo na ba kami? Ganun kahirap ang trabaho na yun. Ganun dati. Ano pa yun, ha, natatandaan ko, 250 a day, tol. Bibigyan lang ako ng pamasahe 50 para maggala-gala. Okay. Nung, okay. Ano, nung flyers. So, total of 300? Oo, ganun. Siguro hindi. Kasi minsan kasi tiyatamad ako eh. Ang ginagawa ko, nagpapa-oras lang ako. Okay. So, siguro mga kinikita doon 300 plus, ganun. Isang araw yun? Oo, depende kasi yun sa pupuntaan mo. Kunyari, sabihin ko doon sa boss ko, punta ako dito sa Binangonan, sa area ng Binangonan. So, mas madami yung pamasahe. So yun, ang ginagawa, pupunta talaga ang Binangonan doon. Punta lang ako sa tropa. Tayo na kasi, alam mo yun, mamimigay ang flyers. Tapos natambay ka lang. Oo, babato sa akin yung flyers. Ano, mapapatayin mo ba kami? Yung mga ganun. Pero yun, kahit yung ganun buhay ko, namimiss ko na lang talaga din. Saka nakakatuwa. Alam mo yun, yung mga panahon na wala tayo, di ba? Yun, buwabalik sa akin yun. Parang,
At lagi kong sinasabi na parang, ay, grabe. Grabe yung ginawa ng buhay sa atin. Gets mo yun? So, yun, na-miss ko lang. Eh, yun yung tanong mo. Yun yung trabaho mo. Oo. Yun yung trabaho mo. Ganun siya kahirap. To, ano yun? Ilang oras yun? 8 hours? Oo, oh, 8 hours. 8 hours yun. Tapos babalik kami doon para, ipakita yung kasi kailangan na yung picture rin eh, yung mga yung mga area yung pinuntahan namin. So kami, pinupuntahan ko, pinipicturean ko lang. Katibayan! Oo, pero nagtatrabaho naman ako ng maayos noon. Pero nakatayo ka lang. Hindi, nagagala-gala ka noon, namimigay ka sa bahay. Kumbaga, pag may bumili ng lupa doon, siyempre, meron akong komisyon doon eh. Ganun. Kumbaga, pag may bumili ng lupa, sa halimbawa, 100,000 pesos, may komisyon ka doon. Oo, meron. Okay, so, tiyagaan lang pala talaga. Malay mo naman, may mabenta ka pala. May nabenta ako noon. Dalawa, ganun. Dalawa ata yun, dalawa. Parang which talaga. Naman nakabenta. At least meron kang ano, commission pala. So sipag at tiyaga lang pala talaga yung mga ganyang klase ng trabaho. Sipag at tiyaga, mahirap pero maraming nagwo-work dun sa ganun. So feeling ko naman okay pa rin yun. O lahat naman tayo nagsisimula sa mga ganyang mahihirap na trabaho. Ikaw naman, anong trabaho mo dati bago ka naging ano? Wala. Anong wala? Ano siya, mayaman na to eh. Hindi. Oh? Mayaman ka na ba talaga? Nung bago kami magkakilala, nag-aaral ako nun eh. Tapos nag-working student din ako. Pero yung parang Grab? Doon naka-kotse. Okay. Yung mag-deliver ka ng food. Sa Amerika, tawag ata doon Uber. Uber. Postmates, gano'n. Ayun yung trabaho mo dati. Pero ano siya, anong tawag dito, kotse gamit mo? Opo. Nag-alala sa akin! Para daw formal na formal dito sa ano. Di naman niya yung ano, no? Parang di tayo magtatropa dito, no? Opo. Alam mo, yun kasi yung ano eh. Alam mo ba, guys, ito yung pinakamasaya talaga. Once na nagkikita-kita all kami ng influence. Like, sample kami, matagal na kami magkatropa ni Jomar, Diyos ko. Sobrang tagal, 2016, 2015, yan. Matagal na kami magkakilala talaga ni Jomar. Dancer pa lang kami, magkakilala na kami ni Jomar. Ngayon, ang mabigat, putik, ito naman, syempre, dahil formal dito sa talk show. Hindi, masyado niyang... Masyado niyang pinoformal. Hindi na ma. Oo. Nakakabahan niya ako eh. Pero kapag wala na yan, mamaya mamurahin na ako niyan. Di ba? Natawa ako eh. Opo. Hindi, okay lang yun. Opo. Pero okay lang yun. At least para mukha kang malinis sa social media. Ano to eh? Pag ano to? Magalang. Pag may mga nasarap siya ng camera, talagang kinakabahan to. Oo. Halata naman sa'yo eh. Namumutla yung pangalaman. Alam mo yung mga ginagawa namin, mga ano, film, yung mga ginawa namin sa Pilipinas. Pinilit ko lang yan. Ilan take yun? Di ba yung iba gumawa nun? 6 hours? Oo. Day, 9 hours kami, day. 9 hours or 10 hours ata kami dun. Pero saan ka nagsimula ng ano, maging influencer? Di ba, nagtrabaho ka na. Doon na tayo sa nawat pagtrabaho ka. So, paano ka naman na hikayat na nag-influencer ka? Mag-vlog ka? Mag-vlog? O, saan ka nagsimula? Sige, pabilisin natin para alam din ng tao na hindi pa nakakilala masyado. Ano kasi yun, dati, alam naman, dancer tayo. Simulan natin doon. In 2014, siguro may stop na ako magsayaw. Tapos 2015, pumasok na kami, kasama ko yung team. Team Vicious yung team horror. Team horror. Yun. Pumasok kami doon, wala pang kita nun to. Alam mo yan. Kung umabot ka nun ng 2015, alam ko, nag-start ka na rin ata mag-video-video nun, pero di ka pa masyadong ano nun. 2015, wala pa tayong kita nyan. Mm-hmm. Puro ano lang, yung kapalit lang ng views nun, tapos yung mga comment ng tao, yun yung pinakabayad sa amin. Oo, alam mo yung parang nakakatuwa kayo, lalo na yung mga OFW, lagi kong inano yun. Yung sinasabi nila na, kayo yung nagpapasaya sa akin dito, na homesick na ako dito, yun yung mga ganon sa mga OFW. Yun yung naging, ano ko eh, pampatibay ko nun para magtuloy sa mga nakakatawang videos. Vines! Vines! Filipino Vines! So yun, nag-start yun, nag-boom naman kami syempre. Nag-boom naman yung ginawa namin ng mga skit. Tulad ng ginagawa namin. Yun. Mga skit yung ginagawa. So yun na nga. So nagtuloy-tuloy na kahit papaano, awa ng Diyos, binigay yung kasikatan, syempre, kahit papaano. Tapos, yun, nagkakaroon na ng mga konting sundot ng mga pera. Alam mo yun, ng mga endorsement, 5,000, magpo-post ka ng picture, yung mga ganun. Dati yung mga TF pa nun, 10,000, sobrang ganun saya talaga. Na namin nun. As in, tapos, alam, kahit naman ikaw, alam mo yun, bagay na sa atin lahat yun. Tayo nagsimula sa maliit na tip talaga. So, yung pinasok ko na yung pag-YouTube, nakita ko lang kasi sa tropa yun eh. Alam mo yun, sa tropang nag-YouTube, nauna nag-YouTube, nakita ko yung kinikita niya sa YouTube.
So sabi ko, pasukin ko na rin kaya itong pag-YouTube. Kasi may so, idea ka naman eh. Kasi alam mo yun, ako lumaki akong one man team ako eh. Ako yung gumagawa ng video, ako yung gumagawa ng edit. Director. At ganun. Minsan talaga, talagang na ano ka na lang eh. Makakatulog ka na lang bigla sa hirap eh. Pagka-shoot mo sa umaga, tapos ikaw mag-edit. So yun, hindi naman ako nahirapan sa pag-YouTube. So yun, pag-start ko sa YouTube, yun din. Talaga, ang bilis din yung subscribers. Ano unang mong klase ng video na nag-viral sa'yo? Simula, pinaka. Oo. Viral, hugot lines eh. Hugot lines, puro hugot lines ka talaga. Tapos doon na nagdire-diretso siya team, hanggang... sa team namin. So yun, sa YouTube naman, pumasok ako doon, kasama ko pa rin yung team. Tapos yun, ang bilis din ng pasok ng subscribers doon kasi alam mo ang bakit. Dire-diretso, no? O, pandemic kasi noon eh. Tsaka ang dami mong ano, ang dami mong... naging collaboration noon ng mga sikat agad, no? Oo, nagkaroon din ako ng lab team noon. Alam naman tao 'yon, nagkaroon ng lab team. Tapos doon din nag-boom. Tapos kasi ano 'yon, pandemic ng mga time na 'yon eh. Kumbaga, lahat ng tao talaga alam mo 'yun, sobrang boring media. Ngayon, sobrang boring, nasa bahay lang sila. Nawala pa TV. Kaya doon ka na sumikat, doon ka na nagka-pera hanggang ngayon nandiyan ka na. Tapos sobrang yam mo na naka-dito na ganyan. Wala to. Eh, paano naman kayo nagkakilala ang dalawa? Sa Facebook. Pero, sa Facebook. Ano yun? Message-message? Ayoko magkwento eh. Baka ano. Ha? Hindi, ano message-message? Minessage mo siya. Sino ba nag-chat sa inyong dalawa? Tanongin mo din. Sino nag-chat sa inyong dalawa? Siya. Sino nag-chat sa inyo ni Anton at ikaw nag-chat sa kanya? Ni-interview ko. Ni-interview ko. Ako ano dito eh. Ano muna? Hindi, siya nag-chat. Sabi niya sa akin, Dan Series. Tapos? Kasi lagi siya nag-react sa story ko. Oo, so, kaya naman ako sa story. Nag-react ako lang na, ha? Sabi ko, Dan Series. Ganun. Hindi ko kasi alam na dancer ka. Ako nag-react, pero iba yung talagang nag-message. Oo, na, sige na. Gets mo yun. So ano yung una mo message sa kanya? Yun lang, Dan Series. Tapos after nun, anong kasunod ng Dan Series? Hindi ko muna siya pinansin eh. Mga ilang araw? Sanlinggo ata. Sanlinggo. Hindi. Tinitignan-tignan ko lang chat. Kaya ba't siya nag-aagat? Sanlinggo ang pinag-isipan bago reply. Hindi, chat lang. Nag-reply agad ako. Ah, nag-reply ka agad? Ano reply mo? Nalimutan ko na yung reply ko nun. Nakalimutan ko na. Sweet naman. Hindi, okay naman. Siguro parang sabi ko nun, ha-ha, wala eh. Ay, natasabi ko eh. Ano, parang ang gulo niya naman talawa dyan sa love team. Diba sabi niya, Dan Series? Parang ayun yung pagkakasabi ko, haha, or thank you, sabi ko. Ewan ko. Basta mga ganun, parang medyo maangas ng konti para feeling gwapo. Parang ganun yung pagkakaano ko nun. Ayun ata. Tapos umaharap na siya, sinasabihan niya na parang cute. Hahala. Ato yung sabi ko, hahala. Tapos may heart. May heart ka agad pala yun. Gusto rin ako eh. Feeling lang eh. Paano kayo naging kayo? Niligawan mo ba siya o siya nangligaw sa iyo? Nanligaw ako noon. Niligaw. Paano ka nanligaw? Day yung time kasi noon nasa ano siya, nasa America siya noon. Oo. Tapos ako sa Tugigaraw, dejan lang dito sa Pilipinas noon. So ako ang panliligaw ko noon kasi gusto ko eh. Oo. 'Di ba? Gusto ko 'yung babae. Ganda. Matangkad pa. Ganda lahi. Dejan lang. Dejan lang. Day yung tangkad. Day hindi ko alam na matangkad siya noon. Hindi talaga noon. Tapos napag-usapan namin yun, nagtanong siya kung ano height ko, sabi ko 5'7". Sabi niya 5'7 din daw siya. Pagdating sa... Nagulat talaga ako. Pagtingin mo talaga siya. Literal na 5'7 talaga siya, ikaw 5'. Shortcut na tayo ha. Shortcut na di... Ano, nakarating na daw siya ng Pilipinas. Ano ng Pilipinas? So magkikita kami dyan sa GMA. Ano may GMA sa Timog? Ay, pami-slow mo yung ano. Yung sasakyan. Pagtingin ko, tapos pagbaba ako, eh, ang tangkad, gabi. Dugo 5'7 ka talaga? Aspalyeto. Ano ba? Anong palyeto? Yung parang ano, takong sa loob ng shoes. Parang pandaya. Oo, pandaya. Pandaya. Di pa kasi uso yung mga sapatos na matataas eh. So, ganun talaga ako. Bili talaga ako sa ano marketplace eh. Tapos pandaya. Kasi sabi niya kasi sa akin, 5'7 siya. Sabi ko, malaki yun ah. Yun, gumamit ako ng ano. Parang di halata. Para ano naman. Pero tapos, ay paano pumantay naman ako? Lagi siya naka-filter pagka mag-video. Uy! ganon! Di ako nagpipilter. Lagi naka-filter. Ano lang yun, yung sa video call, yung parang, alam mo yung parang snow na blue. Oo, sige. Para pumuti lang ng konti.
Ay, ganun din ako minsan, ha? Oo. Ganun din naman ako minsan. Kasi gusto ko medyo parang... Wala kala ko. Alam mo naman kami, para kahit ako, sa camera lang, guwapo kami. Oo, kasi ako hindi, kasi pag ako nag-video call, hindi talaga ako nag-iilamos talaga. Mm. Kahit, kunyan, tumawag siya, pipindutin ko agad, eh, yung ano naman maging mukhang turat ng konti, di ba? Lagyan mo ng konting ano. Filter. Lagyan mo ng konting filter. Mamaya. Tapos, ano kayo nagkatuluyan? Nagkatuluyan. Kailan mo siya niligawan? Ayun nga, yung time na yun. Nagka, yung nung nagkita ako, na kayo, doon mo na siya niligawan. Oh. Yung nagka-chat kami doon, palang ako nang ligaw sa kanya. Kwento yung panliligaw. Araw-araw lang kami naka-video. Kwento yung panliligaw? Oh, yung panliligaw. Ay. Ano ba? Di ba sa lagi ko siyang tinatawagan? Okay. Gusto kasi consistent na yung ano eh. Yung ano yung ginagawa ko nakikita niya. Okay. Oh, yun. Kumbaga kahit ano yung puntahan ko nakikita niya. Kasi alos ata pagkausap niya ako, nasa sasakyan lang ako lagi. Mm-hmm. Biyahe lang. Ultimo sa CR, ka-video call mo siya, hindi naman. Oo! Nakataas lang naman yung camera. Nakataas lang, syempre nakikita lang yung noo ko. Pag tumatay ako, hello, oh, patapos na. Oo, mga ganun. Ah, okay. Tapos doon na kayo nagkatuluyan. Nagkasagutan. Eh, sinagot gusto mo niya kayo? Ako. Nasa Amerika pa rin siya. Tapos umuwi siya. Ah, doon sa Pilipinas. Tapos kayo na noon. Gusto ko naman sa kanya. Talagang umuwi siya. Wala talaga siyang bala ko umuwi. Kumbaga, nag-aaral siya doon. Pero may pamilya ka dito sa ano? Sa Pilipinas? Meron naman. So yun, doon nagkasimulaan ang inyong love team. Eh, hindi mo pa inaalok to na ano? Nag-engage na ba kayo? Hindi pa nga. Hindi pa. Pero may balak ka. Ha? May balak ka. Eh ako siya, mahal ko siya eh, siyempre. Oo. Eh, tanong mo siya. Ay, ikaw ba kung sakali mag-propose pa kami? Wala nga kami, tapos nag-propose. Ay, ayun nga pala, paano nga pala kayo nag-ano? Ano nga pala sinimula ng pag-aaway nyo? Na para naghiwalay. Ano ba? Paano ba? Ikaw na. Last year pa yun eh, April. Tayo mga tanong mo dito ah. ako naman naging... Ayun, last year, April. Naghiwalay na kami nun kasi lagi mo ito kami nag-aaway, gano'n. Tapos, syempre, inisip din namin si Seti kung lagi kami nag-aaway, tapos makikita lang ni Seti. Kawawa naman si Seti, gano'n. Bata ang una kaagad ka nakikita niyang dalawa, kaya nag-ano... Eh, nung naghiwalay kayo, anong pakiramdam niyo pareho? Ikaw, anong pakiramdam mo nung naghiwalay Masaya. Kayo? Masaya. hindi naman. Pakiramdam nung naghiwalay kayo. Siyempre, ano yun, madami na bago. Madami na bago. Pagigising ka, hindi mo sila katabi. Hindi ko katabi yung anak ko. Hindi ko siya katabi. Ang daming na bago, pero na-adjust ko naman. Na-adjust naman namin dalawa. Eh, ikaw? Ikaw, ano na bago sa'yo? Walang paki sa'yo. Hindi, ano. Ayun, ganun din. Sa lang sa bahay, ganun. Pero, ang ginawa ko, kinupkup ko yung kapatid kong lalaki para may kasama ako. Ah, ganun. Eh, paano naman naayos yung nasiraan yung relasyon? Ngayon, okay na ba kayo ngayon? Ano, co-parent, ganun. Co-parent. Pero hiwalay kayo ngayon? Oo. Ay, weh! Hiwalay kayo? Pero maharot siya. Pero alam mo, hindi, maharot talaga ako. Makikita mo naman sa mga vlog nyo na ginagawa namin. Totoo yun. Talagang kumaharot talaga ako. Kasi sa social media kasi, alam nila na hiwalay na kayo. So nakikita nila. Siyempre, balita nila. Eh. Alam mo naman, kahit balita, pag vlogger, yung mga tenga niyan sa chismis, di ba? So alam nila. So ang tanong ng ano, nagbaligan na ba kayo? Tanong ng mga netizen, tanong ng mga viewers, nagbalikan na ba kayo? Ganon, ano? Totoo, hindi pa eh. Hindi pa talaga. Bakit? Pero anong ako, gusto ko talaga. Okay. Gusto Jomar. Ko, pero... Ikaw, ano ba gusto mo? O siya, gusto niya. E paano naman ikaw? Gusto niya pala makipagbalikan eh. Paano naman ikaw? Hindi, ano? Paano ba? Nag-aantay lang ng perfect timing din siguro. Eh, paano kung eto na yung perfect timing? Baka may nintay siya, no? Oo, oh, kasi may mga yung mga ganyan kasing ano eh. Pwede no, parang nintay, ano, naantay. Hinddi naman sa kay Jomar ako. Parang ganun both side lang. Naman ako. Baka nintay mo lang pumogi. Gamitin ko na yung napanalunan ko kay Wamos. Oo, oh, paparetoke na yan na, sa ilong. Hindi, mas okay na yung ano. Yung sa amin naman, kahit hiwalay kami, alam mo yun,
na napi-feel ko na parang kami pag magkakasama yung family namin. Pag nagbabanding yung family namin, ganun, mag-overnight doon, mag-overnight kami doon sa kabila, ganun yung nangyayari. So parang hindi natatapos yung bonding kahit co-parenting yung ginagawa namin. Mm-hmm. Yung bonding namin para sa anak namin, nandun pa rin eh. Hindi nawawala. Yun yung pinaka-importante para sa akin. Yung makikita kami ng anak ko lagi na magkasama kami. Kumbaga parang ayaw nyo lumaki si Seti ng hindi kayo nakikita pareho. Oo. Kumbaga parang ayaw nyo din maisip na... Yung ibang, marami kasing alam natin na maraming naghiwalay na alam mo yun, talagang kalasan eh. Kumbaga, may mga ganun eh na naghiwalay na pagdadamot yung anak sa ganito, pagdadamot yung anak sa ganyan. Eh yun yung ayaw mangyari. Sa thankful naman ako kay Baby, hindi niya talaga ginawa sa akin yan. Gusto niya talaga... kalakihan pa rin ako ni Seti. Tsaka inaayos din naman namin eh. Kumbaga, hindi pa lang talaga ngayon. Kumbaga parang pag-uusapan nyo pa ng maigi. Yung magtitira ulit sa isang bahay. Sa mga vlog na namin, nakikita namin yun. Daming comment na hindi kayo magbalikan. Kumbaga, kasi marami talaga. Madaling sabihin na magbalikan eh, pero alam mo yun, hanggat hindi pa, ano ba, Hindi pa maayos lahat, hindi pa heal lahat. Yung maganda. Kasi parehas din kami nag-heal eh. Hindi naman din kami naging super okay nung time na kami. Ganun. Tsaka yung nangyari last year, daming gulo. So yun, nag-heal pa kaming dalawa sa... Yun. Yung mga sakit na naramdaman niya noon. So ngayon, kumbaga parang may... Pero may pagkakataon naman na bumalik kayo. Hindi lang talaga ngayon. Ako... Masasabi ko, oo, gusto ko eh. Sa sarili mo, oo. Eh, talagang ikaw, talaga ang may problema. Gusto niya rin yan, pangipot lang yan. Hindi, lagi ko naman sinasabi sa kanya, may tamang timing naman doon. Pagka kunwari, sobrang goods na namin. Hindi na. Ligawan ko na lang kaya ulit to, no? Pwede naman, bakit hindi? Pwede ba itong ligawan na lang ulit? Oy! Yan tayo, sige! Dito tayo sa live ni Wamos. Ikaw ba nag-interview? Oh. Hindi, tatanong ka lang naman, pag nagkamali ka ng sagot dito, hindi mo na kayang bawiin yan. Brad, sinasabi ko sa'yo. Kasi napanood na nilang lahat Ha? Ako ba, pag niligawan kita, papayag ka ulit? Sagot. Ba't manliligaw ka ba? Ako nagtatanong. Buti na may nampas na ako. Kaya nga, ibig sabihin may pagdadalawa. Sumagot ka. Hinihintay ka ba lalaki? Baka meron. Makalataan na ako sa'yo, ah. Sagot! Papaligaw ka. Sige. Mamaya ako bigay, ah. Yung cut ko, ah. Yung cut ko. Mamaya, ah. Guys, narinig nyo, ah. Dito sa talk show ni Don Wamos. Guys, nakita nyo, ah. Si Jomar, hiwalay sila ni Babylin. Ngayon, manliligaw ulit si Jomar at pinayagan siya, siyempre. Kung manliligaw talaga siya. Maliligaw talaga. Siyempre, sincere. Alam mo nga sabi ko sa'yo, lahat naman ng mga sinabi ko, ano yun eh, walang ka-plastic andun. Gusto ko talaga. Sinasabi ko rin naman sa'yo. Minsan nga, pag nangungulit ako sa'yo, pag nabibisit ka, hindi nakita ka nangungulit. Naiinis ka na eh. Lagi niya kasi gusto updated naman, pa rin siya kahit hindi naman kami. So lang pumunta doon ng gabi. Tapos tulog minsan. Ayaw. Gabi? Ha? Ba't kasi sa gabi? Matutulog ka na maaga? Tangali, matulog ka? Bihira yung gano'n na ex na nag-update pa. Oo. Ng panlahatan. Bihira. Sobrang bihira ng mga gano'ng klase ng ano. Bakit gusto mo ba na ex na nag-update? Hindi, isipin mo siya, siya nag-update siya sa'yo, ex mo na siya. Pero at least pinapakita niya na wala siyang babae. Ayokong pakita yun. Nasaan yung camera? Ako kasi siyempre... Mag-comment po kayo dito. Hindi. Ayokong gawin yun kasi nga, siyempre, si Seti. Nakikita pa rin kami na kami. Alangan, di ba? Gusto kong bumalik. Kaya nga hindi nga ako nagjujowa eh. Kasi gusto niyang balikan ka. Yun lang yun. Ikaw naman masyado ka naman. Yun lang yun. Yung pumapato lang. Ano naman yung natutunan nyo sa naging relasyon nyo at sa nagdaan yung pagsubok? Yung mga pagsubok na napagdaanan sino nyo. Ano yung mga natutunan nyo? Sige, ako na lang muna kasi laging siya. Yung... Kasi dati, sobrang love namin yung isa't isa eh. Kumbaga ako, nakokontrol ko na siya, ganun. Tapos, yun yung mga napag-aawayan, ganun. So, dapat give and take and... Yun nga, tiwala din siguro sa isa't isa. Max. Drama. Pero yun, dapat mas siguro bigyan namin ng tiwala yung isa't isa.
Ikaw? Yung natutunan mo. Ako, natutunan ko nung pasa relationship namin. Naghiwalay kami. Tutusin, may mga mali rin talaga. Mm-hmm. Lahat naman kami, kung siya ay namin niya, may mali siya, may mali rin. Mm-hmm. Lahat naman sa relasyon, ganun. Hindi na naman pwedeng isi. Ako, natutunan ko, mas ayusin pa yung sarili ko. Maging better person pa, araw-araw. Maging maayos na papa para kay Seti. Siyempre, maging maayos na tao para sa mga magulang ko. Importante. Maging maayos na tao kung babalik siya bilang partner ulit. Ayan. So, ayun yung mga natutunan Ayun yung mga binago ko rin sa sarili ko. Yung mga toxic na joma, tinanggal ko na sa sarili ko. Ayan. Ano naman yung gusto niyo sabihin sa isa't isa? Ikaw, ano gusto mo sabihin sa kanya? Ikaw, ano naman gusto mo sabihin sa kanya? Oh. Okay lang. Mahal pa kita. Ganun ka, ano, no? Ikaw, anong gusto mo nang sabihin sa akin? Uy. Wala ka. Okay. No? Hirap na yara. Hindi, ano, thank you. Kasi yun nga, lagi kang nandyan pa din. And kahit hiwalay tayo, hindi ko naramdaman na single mom talaga ako. Kasi yun yung mahirap dun pag naghiwalay usually. Parang nahihirapan pumunta yung lalaki sa bahay para kunin yung bata. Siya naman hindi. Pag kailangan ko siya na mag-aalaga, nandyan naman siya. So, thankful ako dun. And ano pa ba? Ayun, thankful din ako kasi hindi ka naghahanap ng iba. Oh, yeah. And syempre, mas okay naman sa akin na parang pinuprove niya sa akin na ako pa rin yung gusto niya. Kung ikaw pa rin yung mahal niya hanggang ngayon, di ba? Ganda ko. Uy, baka nakapakal mo na yun. Ayun nga ba, sorry. Sorry. O, ikaw naman, Jamar. Hello. Ito na naman eh. Kukuligin, ako lang to. Di ako sanay sa mga ganito eh. Di ako, gusto kong sabihin sa'yo na thank you rin, syempre. Alam mo, kahit ang dami nangyari dun sa mga nakaraan natin, pinili mo pa rin talaga na maging mas maayos tayo para kay Seti. Yun. Syempre, na-feel ko pa rin yung love mo, kahit di mo sinasabi sa akin, kahit di mo binabanggit sa akin, kahit di mo pinapapil sa akin, alam ko ang love mo pa rin ako. Hindi nawawala yun. Hindi ka sasama sa vlog kung talagang hindi ka talaga, hindi mo gusto. Kaso minsan ikaw naghahanap. Tapos, na-joke lang. Kapal mo na. Na-joke lang. Ayan, thank you and sorry sa mga nangyari nakaraan. Kung talagang babalik ka talaga, eh, hindi ko talaga gagawin ulit yan. Kasi alam ko na yung resulta. Yung mga pangit na resulta ang mangyayari kung pagpapatuloy namin yung ganun. Pagpapatuloy ko yung ganun. Kung ano yung pagkakamali mo. Ayun, kung napag-isip-isip mo man, kasi nakita mo sa social media, marami nang kinakasal. Sila Wamos engaged na. Malapit na. Malapit na rin silang ikasal. Mm-hmm. Baga, pag naiinggit ka, okay lang yun. Nasaan ba yung sing-sing? Oh, magpapahiwatig naman pala sa'yo. Hindi ka pa nga bumabalik, magpasising-sing ka na. Ayan, para mamabenta yung sing-sing, di ba? Ayan, basta thank you sa lahat sa pag-aalaga kay Seti. Yan. Sa pagtanggap ulit sa akin, paano ba? Kung hindi man magiging tayo, hindi pwede. Hindi pwedeng may iba siyang mahal, dapat ikaw lang. Ako lang dapat. De. Kung ano may mapagdesisyonan mo, syempre, doon pa rin ako sa mga, kung saan ka magiging masaya at magiging komportable ka. Okay. Masakit man kung hindi mo pipiliin. Pero okay lang. Matagal din nagdadrama ka dito. Hindi, sinasabi ko na dito lahat para may babalikan sila. Oo. Pag di mo ako binalikan. Ayun! O, alam nyo na ha, alam nyo na. Pero kung ako pa rin, syempre, maraming salamat. Kasi, I'm ready. And, sabihin ko sa'yo na ready na ulit ako, nakanda na ulit ako, para ibigay yung pagmamahal na hindi ko nabigay dati sa'yo. Yun. Kiss nga dyan. Uy. Sige nga. Gumugusto eh, no? Ayan. Oo, isa lang. Pakita lang natin. So, ayun naman, o. Oh. Kiss mo nga, isa lang. Isa lang. Isa lang. For friends. Oy, for friends. Pero mali mo naman. Mali mo naman, di ba? Bukas agad. Oo, mag-ding kayo na agad. Mapag-isip-isip nyo mamaya. Rin, eh. Oh. Araw-araw iniisip yan. Mali mo, bukas eh. Oh. Ilang buwan na eh. Ano naman ang dapat namin abangan sa inyo? Ano dapat ang abangan ng mga viewers sa inyo? Mga supporter nyo?
marami akong gustong ilabas eh, pero ikaw muna, ano bang abangan sa'yo? Wala eh, wala. Hindi, yun, maglalabas ako ng music video, first single ko yun eh, pero abangan na lang muna nila kasi talagang pinaplano pa namin yun. Saka gusto kong maglabas nung ano eh, sa YouTube, gusto kong buhay yung YouTube, YouTube ko rin. Ulit. Gusto kong gumawa doon na parang Netflix style. Netflix style. Wow, mukhang kabang-abang yan ah. Kasama ka doon, syempre. Isang malaking karangalan sa akin yan. Napagkukwentuhan natin yan, di ba, nakaraan. So, ayun. Yun yung mga gusto kong gawin. Tapos, ano pa ba? Sa Facebook, syempre, content pa rin tayo doon. Pero, na-share ko na rin sa iyo yung mga aim ng mga utak ko na gusto kong may bago mapanood ni. Kumbaga, parang ganun yung style. Gusto kong may bagong timpla naman. Tulad ng piliin mo Pilipinas. Abangan niya yan, ha? Mga ganun. Hindi yun, mga ganun. Biglaan pa yun. Pero iba talaga pag pinag-isipan niya. So, yun. Yun, abangan natin. Sa, syempre, lagi pa rin kayong mag-subscribe sa YouTube ko. Yan, babalik na tayo dyan. Tapos, sa Facebook, Facebook. Na, sa Facebook namin, ni Baby Lynn, sa page namin. Ewan ko, edit to ni Wamos. Ito yung page ni Baby Lynn. At ito yung sa akin. Ayan. Ayan. At mabilis lang. O, ayan. Meron yan, siyempre. Ayan, so ayan, guys. Maraming salamat. Thank Yomar, you, kapatid. Baby Lynn, maraming salamat dahil nakapag-guest kayo dito. Mabilis sila kausap, actually, ah. Mabilis sila kausap 1 month. Ay, grabe. Ay, hindi pala, hindi pala. So, ayun, na-adjust naman, syempre, di ba? Kagabi dapat kami, pero ngayon, okay lang, at least, na-arting sila. At, syempre, ayun, gusto mo ba maging distributor o reseller ng 100% compliant na Don Bars? Ano pang hinihintay mo? Mag-message ka na sa Don Bars official page. Ayan, at syempre, ito ipapakita natin, syempre wala iba, bigyan na natin ng Don Bars! Ayan, so ito na ang Don Bars, guys. Ayan, bigyan na natin yan kay kapatid. Kapatid. Bandana. Ayan, syempre bandana. Thank you kapatid. Thank you. So ayan, at bigyan na natin ng clothing yan, syempre, from Don Clothing. Ayan, bigyan na natin sila ng Don Clothing. Ayan, tig-isa kayo. Kayo na bahalang mamili kung ano yung gusto nyo dyan, black or white. Ayan, available na nga pala yan sa DW Don Clothing sa Facebook page. Dito ko ito ilalagay, tapos message kayo. Dahil yung mga yan is limited lang. Okay, limited lang yung mga meron yan, kaya unahan nyo na dahil sa halagang 399 pesos lang yan, wala kayong makikita ng ganyang klase ng clothing. Mura. Dapat talaga 900 pesos yan, pero syempre, dahil binibigay natin ng ano, mura, mas maganda. Diba? Para marami na lang ano, diba? Masa. At syempre, naghahanap ka ba ng laptop or CCTV computer? Meron yan sa Billy Booms. Ipakita muna natin syempre ang Billy Booms! The newest and the hottest product in town. Coming in with 10 exciting flavors. You can try Don Bars. Also currently looking for distributors and resellers nationwide. Looking for quality yet affordable PC? Dito mo lang yan, mahanap sa Billy Booms Computers. The standards on PC building. We offer from budget-friendly computers to high-end computers. Ayan, at ayan ang Billy Booms. Ayan, syempre, bibigyan na muna natin sila from Billy Booms. Bigay sa inyo ng Billy Booms to. Ayan, meron kayong yan, laptop. Yan, so medyo nagbago ng ano yung Billy Booms natin ng laptop. So, try natin kasi nung una, pinakita natin dito yung laptop na ibinigay na binigay ng Billy Booms sa mga iba nating guests. So ngayon, tonight, ayan, pwede ba nating buksan para ma-open naman natin kung anong klaseng laptop yung talagang binigay sa atin. Regalo sa atin yan ng, ano, ng Billy Booms. Ayan, kaya kung gusto mo ng computer, kapatid, walang iba, Billy Booms. Pwede mong hanapin yan. So pwede mo siyang dito. So meron silang tig-isa, regalo sa inyo ng Billy Booms yan. Oh! So, ano siya? Laptop. Ano ba? Laptop? Tablet? Parang mini laptop. Travel friendly. Ah, oo. Pan-travel. Oh, pwede okay. Pan-travel. Oh, maganda. Maganda din. Maganda rin siya, guys. Maganda rin siya, ha? Okay. Bukod na maganda nung unang laptop na binigay sa atin ng mga guys, ngayon maganda rin yan. So, tig-isa kayo dyan. Thank you. At syempre, guys, luxury car ba or van ang hanap mo? Brand new or second hand? Meron yan sa Mab Cars. Pakita muna natin ang Mab Cars. Planning to buy a car? SUV, sedan, van,
Sports car, fast and easy process. Dito lang sa Mob Cars Auto Trade. No paperwork hassle guaranteed. So ayan ang Mob Cars, guys. Siyempre hindi mawawala ang Mob Cars. Bigyan na natin yan ng gift check from Mob Cars. Ayan, auto detailing. Pwede mong dalhin yung sasakyan nyo dyan. Libre na ang detailing nyo. Thank you, thank you. Yan. Thank you so much. Ayan ang Mob Cars. At syempre, chill and party. After stressful day, huwag kayong mag-alala. Andyan ang MB Sport Lunch. Located sila sa Tomas Murato. Meteors Bar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pwede na natin ipakita yan. Party place in Tomas Murato, QC ba ang hanap nyo? Good vibes and good food coming true. Only at MB Sports Lounge, your cozy and laid-back party, hideout and QC. So ayan naman ang Meteors Bar, guys. Siyempre hindi mawawala ang gift check ng Meteors Bar. Bigyan natin ng 10,000 pesos from gift check. Kaya kung gusto nyo magwalwalan, ikaw. Ayan, oh, siya na, alam niya na, para sa kanya. Thank you. Pwede nyong nakita yan sa Meteors Bar. Baka ayan ang ibabayad nyo. Okay, so sa lahat ng mga walang magawa dyan, tuwing Saturday, pwede kayo magpunta ng Meteors Bar. Dyan lang yan sa Tomas Murato, guys. Sama nyo mga ano nyo, mga barkada nyo. Murang ticket ba ang hanap nyo? Dito lang yan sa SNG Travel and Tours. Pwede na kayo makabili ng murang flight ticket. And if need nyo ng tulong para sa next travel nyo, nandyan ang Travel and Tours. Follow nyo na sila sa Facebook page. At syempre, book na kayo para sigurado na ang inyong travel. Pakita naman natin ang SNG Travel and Tours. We are happy to serve you and give you the easiest way to enjoy and arrange your vacation. That's why, choose SNG Travel and Tours. So, ayan naman guys. So, pwede na kayong bumili sa ticket, ng ticket sa kanila at pwede na rin kayong magpabook. Siguro next time, baka bidyan tayo ng ano, request tayo. Malay nyo naman, gusto nyo magpunta ng ibang bansa. Andyan ang SNG Travel and Tours para makabili tayo ng murang ticket. Ayun, maraming salamat at ayan ang ating mga sponsor at syempre, maraming salamat sa kapatid. Dahil na-invite kayo dito sa maging guest mo. Yan, maraming salamat, Maybelline. Thank you. So, ayan lang guys, maraming salamat. Paalam tayo sa kanila guys. Bye-bye!